Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. JM Calma, minomonitor ng Ginebra Management. Barangay Ginebra, nagbigay na ng ultimatum kay Maverick Ahanmisi. Sa paparating nga na panibagong season ng PBA, masusubukan yung bagong rebuild na lineup ni Coach Tim Cone. Napakaraming ang nabago sa Barangay Ginebra. Maski yung kanilang mga key players na sila Sistan at Stanley Pringle ay kanilang binitawan. At mukhang hindi pa nga tapos ang Barangay Ginebra sa pagre-rebuild ng kanilang lineup. Dahil magsisilbing testing ground nga yung paparating na Governor's Cup, susubukan ng Ginebra Management kung uubra yung kanilang kasalukuyang lineup. At isa nga sa tinututukan ng coaching staff at ng management ay itong kanilang gwardya na si Maverick Ahanmisi. Dahil ayon nga sa mga source, nagbigay na nga ng ultimatum ang Barangay Ginebra para sa nasabing player na kailangan na nitong makapagpakita ng magandang performance this Governor's Cup. At kung hindi pa rin makakapagpakita ng maganda at consistent performance itong si Maverick Ahanmisi, ay saka nga magdedesisyon ang Ginebra Management kung bibitawan na nila ang nasabing gwardya. Sa ngayon nga mga chong, ay mainit ang pangalan nitong si Maverick Ahanmisi patungkol sa trade na yan. Dahil maraming ang Barangay Ginebra fans ang nakakapansin na hindi nga raw masyadong nararamdaman ang nasabing gwardya, lalong-lalo na sa crunch time. Kumbaga pa easy-easy lang daw ng laro itong si Maverick Ahanmisi. Marami pa ang nagsasabi na hindi bagay sa kanyang performance yung kanyang pinirmahang malaking kontrata. Kung matatandaan nyo mga chong, ay napakalaking kontrata ang hiningi nitong si Maverick Ahanmisi para pumirma noon sa Barangay Ginebra. At mukhang napapansin na nga yan ng management dahil hindi nga naaabot nitong si Maverick Ahanmisi ang expectation sa kanya ng Ginebra coaching staff. Para sa akin mga chong, ay given na kay Maverick Ahanmisi na mababa yung kanyang performance nitong mga nakalipas na conference dahil yung sentro noon ng kanilang opensa ay na kay Christian Stan Hardinger. At ngayon, nawala na si Christian Stan Hardinger sa Barangay Ginebra, ay wala na ngang magiging rason ng pagbaba ng performance nitong si Maverick Ahanmisi dahil mas magkakaroon na nga siya ng more opportunity na matulungan at makagawa ng malaking impact sa Barangay Ginebra. To be fair kay Maverick Ahanmisi, ay binigyan pa ito ng pagkakataon ng Ginebra Management na magpakitang gilas this upcoming new season ng PBA bago nila ito hatulan. Dito nga sa paparating na Governor's Cup, masusubukan itong si Maverick Ahanmisi kung talaga bang matutulungan niya ang Barangay Ginebra. Yan nga yung kanyang kauli-hulihang pagkakataon na magpasikat at dyan nga nakasalalay kung mananatili siya ng Barangay Ginebra o ititrade na papunta ng ibang koponan. Actually, mayroon na ngang tinatarget ang Barangay Ginebra Management na player na po pwede nilang ipalit kay Maverick Ahanmisi via trade. Dahil sa ngayon, minomonitor ng Barangay Ginebra ang lagay ngayon ng big man ng Northport Batampier na si JM Calma. As of now nga mga chong, ay nagre-recover pa sa ACL injury itong si JM Calma. Ang magandang balita ay mabilis nga yung kanyang pag-recover, kaya naman isa nga ito sa binabantayan ngayon ng Ginebra Management. Kung titingnan nga natin yung kasalukuyang lineup ng Barangay Ginebra, ay butas talaga yung kanilang frontcourt position dahil sa pagkawala ni Christian Stan Hardinger. Wala rin si Jamie Malonzo dahil sa kanyang iniindang injury. Kaya naman, naghahanap ngayon si Coach Tim Cone at ang Ginebra Management ng big man na po pwedeng makatulong sa kanila sa loob ng painted area. Si Japet nga lang yung maaasahan dyan ni Coach Tim Cone. Meron ngang Isaac Go si Coach Tim Cone, pero yung kanyang laro ay more on outside shooting. Ang kailangan nga nila ngayon ay yung player na kayang makipagbalyahan sa loob ng painted area at the same time
bata pa na mas mapapakinabangan ng kanilang koponan ng mas mahabang panahon. Para sa akin mga chong, ay mukhang susugal na naman ang Barangay Ginebra sakaling ito talagang si JM Calma ang kanilang target na kuhanin. At hindi na bago sa Barangay Ginebra yung kumuha ng player na galing sa injury. Mahilig niyang sumugal si Coach Tim Cone sa isang player, lalo na't kapag nakitaan niya ito ng potensyal na pwedeng makatulong sa kanyang triangle offense. Sa ngayon ay i-expect natin sa paparating na Governor's Cup na mararamdaman ng Barangay Ginebra yung kanilang problema sa kanilang front court position. Naglakian na nga ngayon ang iba't ibang koponan, lalong-lalo na ang Converge 5 Rexers na mayroon ng triple tower. Pero tignan na lang natin kung anong solusyon ang gagawin dyan ni Coach Tim Cone. Hindi naman nila po pwedeng kuhanin agad yung kanilang target na si JM Calma dahil kasalukuyan pa rin itong nagre-recover sa kanyang injury. Malay nyo naman, meron ibang big mang makuha ang Barangay Ginebra sa unrestricted free agency. O hindi naman kaya, mag-stick si Coach Tim sa kanyang kasalukuyang lineup at panigurado naman na magagawa niya ng paraan yung kanilang malaking problema sa loob ng painted area dahil kilala nga natin si Coach Tim Cone bilang master of adjustment. Possible na daanin na nila sa bilis ang laro, pero iba pa rin talaga kapag merong masasandalan na big man ang Barangay Ginebra. Kayo mga chong, ano ang masasabi nyo sa problema ngayon ng Ginebra? I-comment mo lang dyan sa ibaba!